Hello guys, welcome sa ating YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe guys, paki-subscribe naman at paki-click yung notification bell at like and share po. Sana may matutunan kayo guys sa aking vlog na ito. Vlog natin ngayon kung paano ikabit ang 2DIN car stereo at ano ang mga function ng car stereo na ito. Isa-isahin natin guys para may matutunan kayo sa aking vlog guys. Maraming salamat. Unang-una guys, ang ating ipapaliwanag ay yung mga function nito sa likod. Ito guys. Yan. Itong mga RCE jack na ito na iba't ibang kulay. At ano ang function nito sa bawat isa. At itong harness wire niya guys. Itong socket niya. Okay. Umpisahan na natin guys. Okay. Ang diagram nito guys, dito mo makikita guys. Ayan, yung mga bilog-bilog na yan, ito yan siya. Ayan. Dito mo yan makikita guys. Number 1, back video in, yellow. Ito yun guys. Number 1, back video in. Ang gamit nito guys ay, halimbawa, maglagay kayo ng reverse cam sa inyong sasakyan. Yung video output ng camera, dito nyo ilalagay. Dito nyo ipapasok. Gagamit kayo ng RCE cord. Okay guys. Tapos, yung number 2 guys ay video in. Yellow guys. Ayan. Ang number 2, ito. Video in, ibig sabihin, pag mayroon kayong mga gadget na may video out, pwede nyo ilagay yung output niya guys. Ang video output niya dito para papasok yung video niya sa screen ng ating car stereo. Ito. Pag maglagay kayo dito guys, video in, hanapin nyo lang sa menu niya nakalagay doon, video 1 input. Doon nyo i-setting guys sa menu, tapos gagana na yung video input nyo. Ito yon. Yung pangatlo guys ay subwoofer out. Ayan, subwoofer out. Although nakalagay dito guys ay kulay green, pero ang nakalagay dito sa likod ay violet. Ayan guys. Yes. Ang gamit naman ito guys, halimbawa ang iyong sasakyan ay mag-additional kayo ng subwoofer, dito pa kayo kukuha ng output guys sa subwoofer papuntang amplifier. Low output po ito ng subwoofer. So guys, papunta po itong amplifier. Dito kayo kukuha. Tapos sa 5 at 6, ayan guys, auxiliary in sa left and right. Ayan guys. Ito guys, ang gamit nito 5 at saka 6. Ayan guys. 5 at saka 6. Ito guys. Ang gamit nito guys, ang function nito, halimbawa, mayroon kayong cellphone, o pwede gumamit kayo ng BB plug to RCA para gagana ang auxiliary in ito. Yung music ng cellphone mo, pwede mo
i-input dito para lalabas sa car stereo, sa speaker ng car stereo nyo sa sasakyan. Yan. Ito. Then, ang number 7, ang number 7 is video out. Yellow rin yun, guys. Ito, guys. Yan. Ito, guys. Katulad rin ito ng sa number 4, guys. Ito. Pwede kayo maglagay ng dalawang monitor sa inyong sasakyan sa likod para makapanood din yung kung ano yung kung mayroon kayong USB na may naka-store na video, pag ipi-play nyo sa car stereo at gusto nyo makapanood rin yung nasa likod nyo, pwede kayo kumuha ng video out dito. So, dalawa ito, guys, ha. Video out number 4 at saka 7. Oh, pwede maglagay kayo ng dalawang monitor para makakita rin yung nasa likod nyo. Okay, guys. At saka 8 at 9, guys, ito ay RCE out. Okay, guys. Itong RCE out, guys, ang gamit nito, ito ay kung gagamit kayo ng amplifier, ito ay signal ang lalabas dito, low signal ito, papuntang amplifier. Oh, dito kayo kukuha ng signal, guys. Dito. At ang number 10 ay antenna terminal, guys. Ah, ito, guys. Ito yung antenna terminal niya, guys. Dito ipa-plug mo yung antenna socket niya sa FM radio. Okay, guys. So, dito naman tayo sa mga wiring niya, guys. Sa ito, guys, harness niya. Ito, guys, ito yung standard wiring ng standard color wiring ng car stereo. Yan, guys. Itong yellow, guys, ay ito sa B+. B+ ito, guys, ibig sabihin 12 volts ang supply nito. Direct sa battery, guys. Ito namang isa, itong red, 12 volts din ito, guys, ang ikakabit nyo dito, 12 volts. Na galing sa ignition switch. Okay? Bakit parehan naman silang 12 volts, guys? Bakit magkaiba ang bakit hindi na lang pagsamahin? Ganyan, guys. Ang purpose niyan, guys, itong yellow ay kaya ito naka-direct sa battery kasi ito ang supply sa memory ng inyong car stereo. Yan. Para hindi ma-reset yung kung ano man yung naka-program doon sa car stereo. At ito naman ay ito yung puputol sa supply ng stereo nyo kasi ito ay nakadaan sa ignition switch. Pag off lang sasakyan, off rin yung car stereo nyo para hindi malubat yung battery. Yan, guys. Yan. Didemo natin yan, guys, mamaya. Pinapaliwanag ko lang muna yung mga ito, guys, ay nakalagay amp control. Amp con, guys. Ibig sabihin yan, amp control. Pag on mo yan ng car stereo, guys, dito, i-on mo yan. Para ko lalabas yung 12 volts na boltahe nito. At ito ay papuntang amplifier.
sa may rim na nakalagay sa amplifier. So ipapaliwanag ko mamaya guys kung saan papunta to. Sa i-demo ko mamaya. Ayan guys. Yan, amp con. Pag on ang stereo mo, on rin yung amplifier mo. Pag off ng stereo, mag-o-off din yung amplifier mo. Kaya nakalagay dito amp control. Ayan guys. Tapos, ito guys, nakalagay light control. Ayan. Ang ibig sabihin naman yan guys, ng light control, ito ay control guys sa ilaw ng stereo. Kasi pag gabi, para makita mo yung mga button niya, iilaw dito guys. Ilaw ito. Yung mga button niya para hindi kayo mahirapan kung alin button ang pipindutin mo. Tapos, ito guys, ang nakalagay, back video. Ito guys, dito dadaan ang 12 volts na supply na galing sa reverse light ng inyong sasakyan. Pag change gear mo ng reverse, iilaw yung reverse light ninyong sasakyan, doon kayo kukuha ng 12 volts papunta dito sa back video. Ayan. Para mag change display tong monitor at yung kuha ng camera sa likod, yun ang lalabas dito sa screen. At itong isa pang blue guys, ito guys, ito ay para sa power antenna guys, ito. Ibig sabihin ng power antenna, katulad guys ng mga sasakyan na automatic tumataas yung antenna niya, dito yon kinukuha guys. Halimbawa yung mga Pajero na sasakyan at saka yung Starix na sasakyan. Pag on mo ng stereo sa FM, dinin tataas yung antenna niya. Dito yan kinukuha ang supply. At pag off ng ito guys, ang lalabas na boltahe nito ay 12 volts. Pag i-off mo yung FM, punta ka ng USB, mawawala ang boltahe nito. At yung antenna mo ay magda-down. Down, babalik yung, kung mapapansin nyo guys, yan. At ito naman guys, yung Paris na white, full white at saka may stripe na white black. Ito ayon sa mga speaker. Apat sa left and right, front and rear. Ito guys. Basta magka-parehas yung kulay guys at saka may stripe na black, yon ang negative sa speaker. At yung full color naman ay yon ang positive sa speaker. And guys, at saka apat to. White, violet, gray at saka green. Yan guys. Yan. At saka ito, black, ito yung ground niya guys. Either naka-chassis or either naka-direct sa battery, pwede rin yun. So, ayan guys. Okay.
At ito guys ay sa brake control. Ayan guys. Ayan, brake control. Ito guys, ilalagay nyo ito sa ground. Isabay nyo ito guys sa ground. Kasi pag hindi nyo ito lalagay sa ground, hindi nyo ito isabay. Ayan guys. May nakalagay dito pag mag sa screen, pag manood kayo ng movie, may nakalagay dito na warning. Walang video na makikita guys. Kasi bawal naman talaga yung magmaneho na manonood ka ng video. Kaya may nakalagay na, pero karamihan guys, ibabypass na lang ito kasi ibypass na lang, ilagay ito papunta sa ground body ana ganyan. To. Kung normal function mo ito, doon mo ito lalagay sa brake control. Pag apak mo ng brake sa kapalabas yung ground ng sasakyan papunta dito. Yan. Kaya nga lang, karamihan sa mga customer, i-bypass na lang namin to. Ilagay agad diretso sa ground. Pwede na sabay guys dito sa itim. Yan guys. Guys, papakita ko sa inyo mamaya guys. So, wala na guys. Mukhang na-explain ko na lahat. So, try na lang natin na i-wiring. So, ang to guys. Okay. Yan guys, lagyan na natin ng wiring. Action. Halimbawa guys, ito yung lagyan na natin ng connection guys. Ito yung battery natin, halimbawa ito yon, positive to guys at saka ito negative. So yung pula guys, i-direct natin dito sa yellow na wire. Yan. 12 volts to guys na 12 volts ang gamit nating supply. Yan. Tapos itong negative lagay natin sa black. Yan guys. Guys. Yan guys, hindi pa yan nag-power kasi hindi pa nag-on ang ating makina guys. Wala pang ignition switch. Hindi pa na-on. So, ito ang ating ignition switch. Halimbawa lang ito guys. Ito guys. So, lagyan natin ng susi. Yan. Pag i-on natin guys, ganyan. Hoy, batayaw. Wala yatang kuryente. Yan guys.
So, iuna natin yung sasakyan, guys. Ganyan. Guys, tapos power. Ayan. Nag-ilaw na, guys. Ayan. Ito yung home menu niya, guys. Ito. Ayan. Ito nalabas yung radio, USB, SD card, Bluetooth, at EBN. Ito, guys. Kung gusto nyong maglagay ng additional ng player, dito kayo sa video in. Halimbawa, maglagay kayo ng... Ayan, no signal, guys, kasi walang naka... Lagyan natin, guys, ng signal. Ayan, guys. Ito ang gagamitin nating player, guys. Isang DVD, guys. So, input natin ito sa video in. Itong RCA video. Ayan. Tapos lagyan natin ng tape. Kahit anong gadget, guys, basta may video out, pwede nyong i-input dito. Ayan. Video in. Ayan, guys, sa video in. So, yun ang player na ginamit ko. Ito, DVD, guys. Ayan. So, dito naman tayo sa reverse cam, guys. Halimbawa, mag-change gear kayo. Halimbawa, mayroon na kayong camera dyan sa likod ng sasakyan nyo. Itong back video na nakalagay, kukuha kayo ng 12 volt supply doon sa ilaw ng inyong sasakyan, yung sa reverse light. Yung positive, guys, na 12 volts, dito mo ilalagay. Halimbawa, ito, guys, lagyan natin ng 12 volts ito. I-jumper lang natin dito sa ito, guys. Ayan, guys. Tingnan nyo, guys, oh. Rear, ibig sabihin sa likod na camera. Ayan. Ayan. Ayan, guys. Yan. So, upo na natin. Ito, radio. Ito yung mga function niya, guys. Radio.
USB, walang USB. Tsaka Bluetooth. Ayan. So, yun lang guys. Ang part 2 nito guys ay kung paano natin ikakabit ito sa amplifier. Gagawa natin ito ng video kung paano ikabit sa amplifier. Okay guys, salamat sa inyong panonood.